Patapos ang fire prevention month, pero sunod-sunod pa rin ang mga insidente na sunog. Sa Quezon City, walong pamilya ang nawala ng tirahan. Saksi si James Agustin. Mabilis na nilamon ng apoy ang isang bahay na may tatlong palapag sa barangay San Antonio, Quezon City. Kwento na nakatira rito, patulog na sila ng sumiklabang suno. Sumigaw po sila na, "Mama, lumabas na kayo dyan, mama, eh, ano ma, sa kwarto ni tito ko." Yun po, naglabasan na po kami. Wala po kami, opo, kinuha ko lang po yung papeles namin. Wala po kaming nasalba. Malakas na ang apoy talaga po eh. Talagang mausok na po talaga, ang lakas-lakas po talaga ng apoy. Ayun, naglabasan na lang po kami, wala kaming inilabas kahit na ano po. Ayon sa BFP, nadamay din ang ikatlong palapag ng isang katabing bahay. Walong pamilya ang apektado. Nahirapan po kami kasi hindi namin malaman kung saan kami papasok. Marami sa iskinita, kaya lang malayo talaga siya rito sa kalsada yung ano, kaya mahabang hosang kinailangan namin. Inaalam pa ng BFP ang saninang apoy. Ginurantang naman ng malaking grass fire ang mga taga-barangay Unidos na Basaklan. Nagtulong-tulong na mga residente na maapula ang apoy. Mabuti na lang hindi umabot ang sunog sa kanilang mga bahay. Pero sa Cotabato City, 17 bahay ang natupo. Kwento ng isang residente na pabaya ang pinaglutuan na LPG ang pinagmulan ng sunog. Wala namang nasaktan sa insidente, pero humihingi ng tulong ang mga nasunugan. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Mga kaigaan, saksi ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso Abroad naman, maaaring po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.